Magandang araw, ako po si Rashid Ilazir Bantuan. Welcome sa Tito Gaming YouTube channel. Ito po ang review natin ng Ninjutsu Sora V2. Okay, para sa akin, kabilang ang Ninjutsu Sora sa masasabi natin pinaka-impactful gaming mouse releases talaga dito sa gaming space, lalo na kung ang laro mo is laser-focused FPS games. Pag sinabi natin performance-based wireless gaming mouse kagaya nito, it means walang unnecessary gimmicks, naka-focus lamang sa shape, weight, and performance. At sure bala akong yun ang mamamayagpag sa version na ito dahil ngayon mas pinagaan pa, kaya mas reasonable at mas interesting sa competition. It's now a 40-gram gaming mouse machine with up to 8,000 Hz polling rate in a one-piece solid frame design. Walang holes, walang compromise. More on that later. For transparency, Ninjutsu Sora 4K user ako before, kaya ramdam ko yung hitik na adjustments and improvements nila for this version. Pagdating sa shape and dimensions, nag-shave sila ng bahagya sa sizing nito, making it more gentle to hold na talaga. Laking benefit sa kagaya ko may small to medium hand size na 17.5 cm. Sa original Ninjutsu Sora sizing kasi before, kahit na design for claw gripping, medyo ramdam ko yung lapad ng back area pati yung length na rin siguro, no. Kumbaga kailangan ko pang i-force, i-implement or iakma yung kamay ko para lang maging posible yung claw grip style. Kaya nagustuhan ko ngayon yung little adjustments nila dito, pero Ninjutsu Sora shape pa rin. Hindi sila sumagad sa pag-trim para maging mini version na talaga, na I'm sure hit or miss yung maging dating sa playstyle and grip style natin. Siguro ang goal nila dito is patayin yung onting off feeling na na-encounter ng iba sa OG Ninjutsu Sora shape. Nakakatawa kasi simple move or adjustments lamang, pero para sa akin natamaan nila ngayon lahat ng hand sizes natin. So madaling salita, ito na yung relaxed version ng Ninjutsu Sora. Sobrang dali din i-flick at dalhin from point A to point B. Ganda din ng contact ng hump niya. Kung titignan natin, maigi talaga nakahulma sa arc ng palm area natin para mas maging doable, comfortable, at again mas maging natural mag-claw grip. Nagustuhan ko rin yung adjustment nila dito sa front area na naging pababa or pasubsob na ng bahagya ngayon. Tila mas may ground control ka na kasi at mas napipinpoint mo ng maigi yung tutok mo. At literal, mas dumali, mas naging ideal yung mas aggressive claw gripping. Ganun ka-proper yung adjustments nila sa shape na ito na natamaan niya ng gusto yung contact points ng kamay ko. Again, ito yung shape and dimensions na hinding-hindi mo iisipin, hawakan, or gamitin talaga. May nababasa din tayong comments and reviews online na hindi nila gusto yung subtle curvatures ng Ninjutsu Sora for claw gripping, pero sa standards ko na nagre-relax hand positioning from time to time, para sa akin, mas flexible at mas ideal yung ganitong saktuan lang na curves and grooves kaysa sa sobrang aggressive na bigay ng iba. Mas may freedom ka kasi or mas universal sa pakiramdam. Sa mga palm grip naman, medyo subjective nga lang yung kahantungan nyo dito kasi hindi magandang combo yung medyo pababa na orientation ng 1 and 2 fingers natin, again for palm gripping. At sa mga fingertip gamers dyan, huwag kayong mag-alala, hindi naman siya too wide for my liking, kaya pasok pa rin naman. Tsaka yung gantong weight din talaga kasi literal mas magbe-benefit talaga yung mga fingertip gripping. Again, effortless dalhin. Moving on, usapang coating and grippiness, ito yung smooth and powdery type of a coating na na-establish ng brand na ito na wala naman tayong major concerns. Perfect balance yan ng premiumness and grippiness kahit na nuknukan ng gan, hindi naging cheap feeling sa mata at sa balat. May makikita rin tayo adjustments sa design or theme nila for this white version. Dati kasi black and white at gray and white naman para sa 4K edition. Ngayon, kinomboan na nila ng kanilang signature blue accents, which is okay naman for my style and personality. Nagustuhan ko rin yung pag-add nila ng Sora characters dito sa front left. Kumbaga mas naging distinct or mas naging seryoso lalo yung branding nila. At kung titignan natin maigi, wala na rin yung DPS selection button dito sa ilalim at LED indicator sa taas to literally cut the weight. At dyan papasok yung materials use, weight, and build quality nito. Sila yung nag-champion ngayon na lightest gaming mouse with solid shell design. Nakamit nila kasi easy yung 40 grams na weight gamit lamang po ang polycarbonate shell material, again without holes or any other cutout sa design. Mas magaan pa sa fiber composite material na ginamit nila sa Prime PM1 wireless na nireview natin last time, 46 grams iyon. Meron din ako naramdamang hitik na improvement sa structural integrity nitong Sora version 2. Never siya naging hollow sa pakiramdam talaga, lalo na dito sa back area na pinakapinanggigigilan natin. Mas makapal, mas rigid feeling na ngayon. 1 and 2 buttons, ito pa rin yung favorite natin Omron optical switches na kilala bilang clicky tumunog pero light pa rin i-actuate. Perfect talaga for FPS games. Medyo nakakaloko ko kasi kung titignan natin maigi, meron siyang post-travel, yes, pero pag dinudot-dot mo na, ini-spam or ina-abuse mo na in-game, definitely hindi mo mararamdaman ganun ka-healthy at kaganda ang Omron optical switches, na I hope ito na rin yung pinakamaging standard optical switch ng ibang high-end gaming mouse releases. Meron din silang changes sa design ng clickers mismo. Kung titignan natin maigi, meron na siyang comfort grooves para sa mas proper finger positioning. Another simple adjustment pero laking contribution sa feel kung papaano natin hawakan yung entire frame. Pagdating sa ilalim na part, wala pang naka-install ng mouse gliders dito out of the box para meron tayong freedom kung anong style and size yung Google
store natin. Ako, ginamit ko yung larger skates design para sa mas controlled gliding experience together with my Artisan Zero mousepad. Para sa akin kasi mas ideal itong larger skates, lalo na kung ganito lang rin naman talaga hagaan yung produkto. Pero sa mga speed demon talaga dyan, na speed talaga ang preference in-game, pwede kayong mag 4 corner skates design. Without the skates, 39 grams lang itong Sora V2. Na-appreciate ko rin talaga yung leanness and simplicity na itong bottom part, walang unnecessary designs, power button and embedded ninjutsu branding lang. Nice. Sensor here, syempre, top of the line Pixar 3395 with motion sync up to 26,000 DPI. And yung combination ng latest Nordic MCU, it means lowest latency possible. Medyo confusing nga lang ngayon yung wireless tech advantage na meron tayo dito sa Sora version 2. Kasi on paper, standard 1000Hz polling rate capable lang yung included dongle receiver nito. Kailangan daw natin bilhin separately yung up to 8000Hz dongle receiver in the future. Pero may mga nababasa tayong reviews and comments online na according to Ninjutsu daw, ma-unlock na daw natin yung high polling rate option by simply updating it. So antayin na lang siguro natin kung ano nga ba talaga yung final decision or move nila sa version na ito ng Ninjutsu Sora. Pero ang talagang nakikinita ko is magiging 4000Hz ready itong included dongle receiver via update, at kailangan pa rin natin talaga bilhin separately yung 8000Hz dongle kung gugustuhin natin or nakikinita natin talaga na magiging advantage yung ganong kataas na wireless tech. At gaya ng Prime PM1, makakatawa kasi ginamitan na nila ito ng web-based software, means bawas bloatware sa system unit natin, pwedeng-pwede din gamitin on the go sakaling nasa ibang PC at lugar ka. Andito rin yung peace of mind na hindi maglolo ko yung software in-game. Ang gaan ng vibe at sobrang linis ng layout, kompleto naman sa adjustments and settings na gugustuhin natin. Meron din itong competitive mode para mas confident kang naka-enable yung the best settings possible for ultra low latency and stability na kailangan natin sa competitive scene. Keep in mind na medyo magiging power hungry nga lang kapag naka-enable itong mode na ito. By default, 80 hours yung kaya ang itakbo nitong Ninjutsu Sora V2. Pagdating sa gaming, it's an overall positive experience, no question. Sobrang 1:1 lahat ng movements and physical performance, at ease at payapa ako gamitin. Ngayon lang ulit ako naka-encounter na isang gaming mouse na feeling connected talaga sa personality ko. Andito rin siguro yung confidence and placebo effect na hindi naman gagawin ng Ninjutsu yung adjustments nito sa version 2 kung hindi ito yung pinaka-proper and ideal para sa kagaya nating FPS gamer. Yung resulta din ng 40 grams gaming mouse is very enjoyable for my style of gaming na ma-flick shots talaga. At sa kagaya kong reviewer na nasanay sa mga 60 plus grams at naging 50 plus grams, ngayon 40 grams na lang, daming wow moments na hindi mo magawa noon. Nagugulat ka na lang na na-execute mo effortless ngayon. Kung too light naman para sa iyo yung weight na to, I suggest laruin natin partneran na mas control and softer mousepads para maging perfect yung combo ng lightness and stability ng gliding natin. It's a headshot machine kung match din sa personality mo. All in all, kahit na literal walang perfectong gaming mo sa kanyang style and preference ng bawat gamers, I can confidently say pa rin na nakapag-produce na ngayon ang Ninjutsu ng perfectong produkto nila. It's a solid experience on a solid shell design, period. Yun yung pinanghahawakan ng brand and release na ito ngayon, and for sure, tough to beat yung statement na ito. Ang tanging concern ko nga lang talaga sa release na ito sa ngayon is yung timing. Kalalabas lang ng Ninjutsu Sora 4K Edition 5 months ago. I think masyado maaga mag-follow up agad, or sana dinerecho na lang nila talaga patungo sa version 2 na ito. But I think may bigger reason pa rin sila behind the competition. Hindi rin kasi natin alam pag pinatagal pa nila itong version 2 masyado. Lalo na't hindi pa rin kasi talaga nire-release ng endgame gear yung XM2 wireless nila na di hamak may mas solid fanbase. Kumbaga mas may opportunity siguro ngayon ma-convert tayo mag Ninjutsu Sora na lang kesa mag-antay pa na mag-antay sa XM2 wireless, lalo na't halos iisa lang sila ng shape. Another factor or concern ko sa timing ng release na ito is kung titignan natin maigi yung market, nagiging appealing na rin yung mga ultra lightweight magnesium material gaming mouse kahit na may hollow design talaga yung mga iyon. Kumbaga may mga group of people na nabumabalik or totally kaya na nilang i-ignore yung ganung style and vibe ng isang gaming mouse. At saka kung titignan natin maigi, unti-unti na rin may mga nagbabalik ng mga ward mode gaming mouse pero capable na rin i-reach yung mataas na polling rate advantage ng mas mura. So gaano nga ba kalakas ang wow factor sa atin nitong bagong Ninjutsu Sora V2? I leave it up to you guys na lang to decide talaga. If you still believe that shape is king kasunod ng weight at wireless tech, well, hindi may pagkakailan na this is a top contender sa panahon ngayon, and we're gonna give it to Ninjutsu talaga. Saludo ako sa hindi nila pagtigil sa innovation ng walang compromise. Yun lamang po, maraming salamat sa panonood. God bless.